guys and welcome back again. So for today's video, pag-uusapan natin kung saan pwede makuha ng epic material. Kasi ang pinakamaganda dito guys sa epic material box, kasi pwede ka makakuha ng, kung minero ka, pwede mo siyang iipunin tapos i-sealed mo at mabenta mo ng pwede mo siya i-sealed through extra ko. Ito, kung makakaipon ka ng 100 nito, pwede mo ibenta sa extra. And pakita ko sa inyo kung paano siya ibenta. So punta lang kayo dito sa ako, saan ba dito? Sa craft, exchange, hindi pala, sorry, market pala yun. Tapos extra, X-Dray ko o draw ko kayo na ba? Ayan dito. So gamitin nyo lang to. Mabibili nyo to ng pang sealed na 500 doon na gamit nyo, 5 tama ba? Hindi, 10 lang pala kasi 55 packages, so 5 lang kasi kailangan, so 50 lang gamit kung ano yung gusto nyo ibenta dito. Yan, pwede nyo i-craft kung pagkakitaan nyo. Pero para sa akin kasi, ikakraft ko kasi yung magkakraft kasi ako ng necklace ko na epic. So ito, pwede kasing plus 8. So sa mga hindi nakakalam guys, kapag plus 8 yung rare nyo, pwede nyo siya i-good as epic na rin yung plus 8. So pwede nyo siyang i-replace yun. So instead na epic yung kailangan nyo, pwede nyo yung plus 8 na rin. Actually ito, pwede rin ito mabenta, pero ayoko ibenta kasi gusto ko i-craft. So as of now, meron akong 143 na platinum, illuminating fragment 8, medyo mahirap to eh. Pero 100 lang naman, madali na lang to. Ayun, sa tingin ko mas madali to ipunin kaysa dito. So yun lang. So simulan natin saan nga ba makakuha. So ang ginagawa ko guys, after ng daily quest ko, ang ginagawa ko is nag-AFK lang ako dito sa Phantom Elite. So saan nga ba yung Elite? Dito. So applicable lang to guys sa 70 to 80, level 70 to 80. At depending on your PS, so pag hindi nyo pa kaya masyado, siguro man nasa 80,000 PS nyo, dito lang kayo sa Phantom Woods. Pero para sa akin kasi, medyo kaya-kaya ko naman yung Elite, kaya ako sa Elite nag-farm. So ipakita ko sa inyo yung box na nakuha ko dito. Actually yan, nakadalawa na ako guys. Sa tingin ko kasi mas madali para sa akin, based on my experience guys. Kasi para sa akin, mas madali makakuha kapag higher level na boss ang hinahunt nyo compare dito. Makikita nyo naman every map, makikita nyo dito may show level, click nyo lang yan tas map info. The higher the hunting ground level, the better the rewards. So from green, blue, red, yellow, ito uncommon, rare, epic, tapos legendary. So the higher the level, the higher the chance na magda-drop tong epic materials. Tsaka yung ito, ang tawag nito, wala pa kasi yung ganyan eh, pero nagda-drop din yan ng ganyan. Saan nga ba yun? Ayun, pag hindi lang yung familiar talaga sa mystical stone eh. Ah, dito pala. So, mystical stone. Nasaan ka na ba? Ayan, mystical piece pala. Sorry. So, wala pa kasi ako nyan. Sa tagal ko na nagpa-farm dito, hindi pa ako nadadrop pa nyan. Pero, most of the time kasi ang dinadrop sa akin ganito lang. Ayan. Ayan, so paano nga ba mag-hunt yan? So ang ginagawa ko is, siyempre yun nga sabi ko, the higher, ang sabi nga dito sa map, the higher the hunting ground level, the better the reward. So papakita ko sa inyo. So testingin natin lahat ng mapa. Sa Phantom Woods muna tayo. Tapos lahat ng boss, punta natin. Ito sa red. Medyo mataas yung bigayan din dito kasi red. Pero depende pa rin sa chance, depende pa rin sa ano yung guys, sa lucky drop chance or sa dito. Drop chance boost, tapos sa lucky drop chance boost, 3%. So, hindi ako ganun kalaki para. Ayan, ang technique ko dito,
ang technique ko dito guys is ginagamit ko muna yung full build ko. Tapos pag malapit na siyang mamatay, sinishwitch ko siya ng yan, sinishwitch ko siya ng drop set. Tsaka importanteng mag pag nag-hunt kayo dito, yun medyo mahina ang bigayin. Pag nag-hunt kayo dito, dapat may eto, grid tonic kayo, at least 1 hour kung mapafarm. Depende kung ilang, kung gusto nyo, habang after nyo mag-daily, pwedeng tapusin nyo na hanggang mag-reset, mag-ubos hunting lang kung wala kayong ginagawa. Pero para sa akin kasi, siyempre may work ako. So, pag may time lang, nag-hunt ako dito sa box. Pakita ko sa inyo yung mga drop dito. As in, legit talaga to guys. Kasi minsan, iniiwan ko yung character ko dito sa green, sa overnight. I mean, hanggang bukas, nakakuha ko ng 3-4 na ganito. Depende yan kung walang may sasawsaw o wala. Depende pa rin yan sa chance guys. Pero para sa akin kasi, the best yung elite. Sa elite talaga yung pinaka mataas, para sa akin, mataas na chance. Pag kaya-kaya nyo naman dito, siguro mga nasa 90 PS na kayo, pwede kayo mag-hunt dun sa Heaven's Way. Pwede rin dun. And Heaven's Way Labyrinth. Medyo maganda rin bigayan dyan. So yun nga, dito pinatay na. Hanap tayong iba. Try natin tong yellow. Pagka ganitong mga yellow, wala na. Dinadaan na to ng mga high level dito eh. So ngayon wala na. Hindi ko sure kung ilang minutes eh. Comment ka kayo sa baba guys kung ilang minutes yung drop. Ay, ilang minutes yung respawn ng boss. Hindi ako kamisado kung ilan. Eh, wala na dito. So, ganun lang yung nagawa ko. Ulit-ulit. So, pag wala dito, lipat naman sa iyan. Meron na dito. So, eh, wait lang. Pinatay. O, yun. So, hindi ako naka-drop chance. Mali. So dapat ganun guys, pag maglalapit kayo, i-drop chance nyo. I-switch nyo agad sa drop chance. Snap na hanta. Wala ba dyan? Okay, try natin sa Heaven's Way. Dito maganda rin bigayan dito eh. Try natin yung green muna. Legit to lang ito guys, sa level 70 to 80. So sa mga naka-experience na nito, kung alam nyo na kung green. Sa isang green tayo. Kasi dito talaga ako nagpo-farm. Mabilis makapag-ibon dito guys. Kasi malaking tipid to sa Dark Steel eh. Kasi magka-craft ka ng epic. Magka ilan yung mga gastos mo. Tingnan natin. Dito sa Nicholas. Ayan, pag magka-craft kaya niya. Ayan, may 5,000 Dark Steel sa isa. So makakatipid ka pa ng 5,000 bags na yung boosted kaysa i-craft mo, hindi i-hunt mo na lang mo eh. Tapos may pang gagamitan ka pang dark steel sa iba. So itong tips na to para na to sa mga masisipag. Kung hindi ka masipag lods, masisipag mag boss hunt. Ito yung mga boss hunt ng mga solo player. Iba kasi mga boss hunt ng mga mamaw. Ay sakit, hindi ko pata kaya. Damay kasi ito eh. Oh, saka ka mag drop chance sa lugs. Wala, pangit lugs, pangit ang drop. Medyo hindi pa natin kahit sa phantom moods na lang tayo. Basta guys, legit siya na nakakuha. Hindi ko lang kasi, hindi ayaw kasi makisama ng drop ngayon eh. Kasi naka-record tayo, so hindi na ikisama yung drop chance. So gusto nyo, kung curious kayo, pwede nyo i-try. Kahit mga 1 hour, sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. I-delete ko yung account ko. Pag hindi totoo, walang drop dito. So yun lang naman, yung assurance ko. Wala. Ano nang extra ako? Armor? Sarap? Butik
sarap. Abandon crafted extra. Sarap naman. Kano kaya to? Sarap na nagasa. Congrats sa'yo, Lods! Si Abaddon. Nakakraft. Ah, na-announce din pala pag nakakraft ka ng ano. Ng extra. Wait lang, boss. Andito na yung boss natin. So, ito pag wala pa rin drop, guys. Kayo, i-try nyo na lang. Pero para sa akin, legit to. Di-delete ko yung account ko pag sino na. Pag wala kayo makuha full day na is kahit isa. Sabihin nyo sa akin. Drop chance. Let's. So yun lang, and sana may natutunan kayo. Ang ganda. Ban ka na aba doon sa Dota 2. So hanggang dito na lang, and thank you for watching, guys. Medyo hindi ko mapakita kasi nga chances lang yung drop nito. Pero sulit naman kung pagtsagaan nyo to. At pwede rin to, ito. May drop din na rare. Hindi lang yung epic dyan. Mas maliit chance ng epic kaysa sa rare. So kayo na bahala kung matyaga kayo. Pwede nga dito magpark. Kung iiwanan nyo lang character nyo, hindi dito nyo na i-farm sa boss. Huwag dun sa mga walang boss. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. And see you on my next video. Bye-bye!